kami kumanta ni Yorme. May papakita muna kami sa inyo. Oh, yeah. Uy, huh? Yeah. Surprise. Oh, yeah. Ito lang, yeah. Ay! Oh, yeah. Oh, happy! Happy! Paulo Contis inihayag ang 10 taong kontrata ng Eat Bulaga na pagmamay-ari ng tape. Paano na ang TVJ? Natalo na ba sila na maibalik ang titulong Eat Bulaga sa kanila? Na-renew ng Intellectual Property Office of the Philippines, IPOPHIL, ang Eat Bulaga. Trademark na pagmamay-ari ng Television and Production Exponents Inc. Tape Inc. Tinumpirma ni Attorney Maggie Abraham Garduque, Legal Counsel ng tape, na natanggap ng tape ang Certificate of Renewal of Registration para sa Eat Bulaga. As a trademark, ang tape ay pagmamayari ni na Romeo Halosho Sr. at Antonio P. Tuviera. Ang aktibong namamalakad sa kumpanya ay ang mga anak ni Halosho's na sina John, Bullet, at Soraya Halosho's. Ito ay sa kabila ng inihaing petisyon ni na Tito Soto, Vic Soto, at Joey De Leon na kanselahin ang trademark registration ng tape para hindi magamit ang pamagat ng kontrobersyal na noontime show. Itong Sabado, 5 ng Agosto taong 2023, sinabi ni Garduque sa mensahe na ang tape ang mananatiling may-ari ng pamagat at logo ng Eat Bulaga. Hanggang 2033, inihayag din ito ng mga bagong host ng Eat Bulaga sa pamumuno ni Paulo Contis. Kami, kumanta ni Yorme! Ay, papakita muna kami sa inyo. Oh, yeah. Huh? Yeah, yeah, yeah. Oh, surprise. Pakita kami. Ito lang, yeah. Ay! Oh, yeah. Oh, happy! Happy! Sampung taon ang itinatagal ng isang trademark registration. Marami kasi ang nagsasabi na since nag-expire ang registration ng Tape Inc. sa Eat Bulaga. Trademark, free for all na ito. This is not true, ang giit ni Garduque. Ipinadala niya ang kopya ng Certificate of Renewal of Registration mula sa IPO bilang matibay na patunay ng kanyang pahayag. Makikita rito na nakarehistro sa IPOPHIL ang Eat Bulaga. Trademark classes 16, 18, 21, and 25 o para sa goods o merchandise items. Si Director Jesus Antonio Rose ng Bureau of Trademarks ang nakalagda sa Certificate of Renewal of Registration na may registration number na 42011-00005951 na nirenew noong June 14, 2023 at may visa hanggang June 14, 2023. Paliwanag pa ni Garduque, Tape Inc. renewed its registration and we are happy na na-issue na ang Certificate of Renewal which makes Tape Inc. the continuous owner of the name Eat Bulaga and EB and its logos until 2033. Importante ito kasi kumbaga sa lupa, ang Certificate of Registration and in this case, the Certificate of Renewal of Tape Inc. ay ang titulo to prove its ownership over the trademark Eat Bulaga. Ongoing naman ang legal battle between Tape and TVJ. Nakasampa sa Branch 273 ng Regional Trial Court ng Marikina City ang application for the issuance of right of injunction on the copyright infringement and unfair competition na inihain ni na Tito, Vic, Joey at ng show ng EAT. Creative Director Jenny Ferra, laban sa Tape Inc. Inaasahang tatagal hanggang sa susunod na buwan, September 2023, ang pagdinig sa nasabing usapin. Ano ang masasabi niyo sa usapin ito? Dapat na bang magparaya ang TVJ na wag nang kunin sa Halosho's ang titulong Eat Bulaga? Dahil masaya at maganda naman ang programa nila sa TV5. Or ipaglaban pa rin nila ito? Dahil alam ng buong mundo na si Joey De Leon talaga ang lumikha ng Eat Bulaga, ang problema lang Tape Incorporated ang nagparehistro na dating producers ng TVJ. Kami, kumanta ni Yorme! May papakita muna kami sa inyo. Oh, yeah. Uy, yeah, yeah. Oh, surprise! Pakita kami! Ito lang, yeah. Ay! Oh, yeah. Oh!